din talaga yung mga qualifier teams tsaka yun sa mga nag-runner-up ng kanilang mga professional leagues. Parang ano, senyales yun na, you know what, dikit. Lahat ng regions ngayon, dikit. Yun yung kinagandahan itong wildcard. Parang chance to na, sige, natisod kayo. Pero, buuin yung story nyo dito. Kung talagang malakas kayo, ipakita nyo dito. Tama. As we go into game, draft number one, para dito sa match na to. I think na, hindi pa rin nabibigyan masyado ng emphasis itong si si Jennifer. Okay. And, yun, bakit? Pati ka nag-ulad? Nolan? Nolan, first ban, blue side. Ay, ano, Nolan ban, blue side. Hindi naman first ban, pero third ban. Pero usually, walang gumagawa nito. Ah. Okay, exactly. Joy. May Faramis, may Guinevere. Ito yung talagang highly contested pick. Sa first pick. Oo. Actually, kung medyo confident kayo, mag-Bruno kayo, di ba? Bakit may hindi? Bruno rin. May Bruno rin. Pwede yun. Din ng ibang teams na nakita natin yung MPLI. Kapag ang daming open, kumukuha ng Bruno kagad. First pick kasi walang pakialam sa nararamdaman nyo. It's too good. It's too good. Actually, if you have a Bruno lineup, madali lang naman eh. Keep it alive. Oh. Keep it alive with Matilda, Florine, Angela. Ay, may Angela nga, no? Diba? Dami. Daming ways to do it. And that's why first pick here for Umbrella Squad is pwede din. Pwede kang mag, ano, pwede kang mag go either gold first or maybe Faramis. Guinevere, mga typical na, ano talaga, mga setter ng meta. Ay, na! It is what it, grabe tayo, Rockart. Grabe one talaga, for, boy. 1-for-1 kagad. O, Melissa mo, boss. Melissa? Madalas mag-Melissa tong Lilgan, eh. Pero, grabe ka naman. Knowing na may Bruno, baka hindi nila ipick. Feel ko Faramis kasi gusto mo lang i-deny. Faramis Angela, no? Oo. Parang ang sarap i-deny nun. Oo, parang ang daya, no? Pag kinuha mo yung Faramis Angela. Pero, maybe they can still go Frederin if they wanna, you know, Sustain pa rin. That's true. Para makat yung mga kayang tumiis and kayang mag-control ng mid-game. Or Guinevere. Mahirap din kasi mag, like, super boil down or mag tunnel vision sa gold laner. Boss, paano pag Guinevere Angela? Valentina. Ay, typical. Ano sila? Typical, no? Ano sila? Mga, ano, mga, tawag dito? Ganyan tayo nung para sa atin lang, oh. Para sa atin lang. Top 2 picks na yung Teresa Valentina. Tatlo lang hihira dyan eh. Alam, wala mo isa. Wala mo isa. Si Frederick. Frederick nga. Si Frederick. Valentina Frederick, no? Valentina Frederick. Huwag na tayo maglokohan. Oo. Ngayon, Faramis is a great pick here. Oo. I think there's just no way you don't go Faramis. Yeah. And try oh, Lilia. And Lilia, yeah, absolutely. Pwede or Angela. Ang dami. Lilia, oh, Angela. Diba, pwede. Ang ganda nung, ano, ang ganda nung draft, ano, pattern na itong, Umbrella Squad. Daming open. Daming open. Parang ganda nung. Ay, Arlott. 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 Yung Gwyn gets ko. Yung Arlott medyo... Eh. Similar to sa draft nung first series today. Yeah. Where they were going for the combo of Arlott and Guinevere. Which is actually ginawa din ng KBG kanina. Yep. Nakakatakot lang yung position ng Arlott kasi medyo lugigar sa Teresa matchup. Tapos may finals class pa yung Valentina. Pero gets ko yung idea na may taga-Wallace para kay Bruno. Kumbaga may sweeper. Simulan, no? Ano to? May swiper, no swiping. Sa totoo lang, so far, historically, ang baba ng win rate ng Rome Arlott kasi laging bugbog sarado. Wait, ever since the previous. Eh. Actually, yun yung maganda eh. Hindi natin alam kung Rome or XP. Ay, oo nga, no? Pwede din, pwede pa rin. Kasi may Guinevere Rome din. Sobrang flexible pala ng mga picks nila, oo, no? Flexi Diaz sa Umbrella Squad. Although, kanina we did see ang ganda din ng layering with, if you can layer well with the Guinevere, ang daming possibilities for your lineup. So, by the way, habang ninanakap mo yung target, sunod-sunod yung vengeance. Sunod-sunod, exactly. Pwede mong ispam ng pindot. So, yun yung nakakatakot na combo from Umbrella Squad. Which is weird, na binan ng Lil Gun yung Diggy. Ganda sana pwede yung gamitin. Ganda sana ng pick sa kanila, pero medyo mahina. Gets ko yung, gets ko yung mahina yung Diggy Valentina. Pero pag kinombo mo kasi na may Martis at Terizla, suddenly the Diggy makes sense. That's true. Kasi walang silbi yung Arlott at Guinevere ng first 10 minutes or so kasi may times journey. Pero it is what it is. Sila alam mo, nagban. Ang weakness nun is yung Diggy sobrang daling ang patayin. Yes. Ano, ng ang tawag doon? Ang sobrang dali patayin din ng kahit sino. Lalo kung Jungle Gwyn, di ba? Ang dali patayin ng ano, yung Diggy. Kasi parang walang takot yung mga Jungle Gwyn ngayon eh, no? May ano, pasok lang ng pasok. May isa akong narinig na, ano, may isa akong narinig na player, di ko maalala kung sino. Parang, yes, counter yung Diggy kay Guinevere kung Rome. Pag jungle kasi, minsan parang may mga Guinevere jungle na nag-hybrid eh. Pwede mo kasing patayin yung Diggy. Kapag finors out mo yung times journey, balik sa jungle mo. And they can start that early. Pag halimbawa, level 4 ka na, wala pang times journey yung Diggy. Wala pa times journey. Pwedeng simulan yun eh. Yes. So, we kind of get it, but at the same time,
medyo nagiging mas ano, mas malinaw na yung gustong gawin dito ng Lilgan, no. Yeah. Angela ban, okay. Talagang tiwala sila. Ay ano, respeto sila na baka mag-post 5 Angela tong Lilgan. Now we are in the second phase of the draft for the pick. Marksman at Rome ang kulang ng Lilgan dito. Baka mauna na yung Rome kasi kita mo naman na yung matchup mo sa Gold Lane. Pwede ka mag-adjust din sa on the last. Ang ganda mong adjustment nung last pick ng Marksman dito just so you can maybe adjust to kung ano man yung two picks dito. And I think na whatever that is though, I feel like Brody is such a good one. Brody. Just to survive yung mga ano, yung mga talon, yung mga dive. Yung Icha nga din pwede. Iksha, no? Nga eh. Brody. Sabi ka talaga, Carl. Pero hindi, expect ko fifth. Akala ko nga mag-Claude last pick pa eh. Kasi pwede yung Claude dito eh. I mean, masakit yung lane nung Claude Bruno. Pero in terms of split, parang walang pang solve yung ano yung Umbrella Squad. Pero that's now they've picked up the Brody. Kailangan nila sa mga mga Minotaur, Rafaela, Florine. Kasi kailangan may katulong si may katulong si Brody. Kasi mawawasiwas to mamaya for sure. Ay, naku. Oomatic. Pag hindi nag-iingat to, Brody na to, I feel like you're gonna have to really... Actually, the dive in to paulit-ulit eh. Yun ang nababasa ko. May Novaria, by the way. May Novaria, may Lilia. Bushon! Ang saya naman ang lineup nitong Umbrella Squad. Tama, ay, pumasok yung Minotaur. Kinuha nila yung Mino, boss. Magandang deny pick yun, no? Boss, nabait sila nung tinanggal yung... Hindi naman nabait. Pero nung tinanggal yung Angela Kufra, parang tempting nga naman kunin yung Minotaur. Pero kinuha ka agad ng Umbrella Squad. Kaya dapat sana nag-mino muna yun kayo. Nga, last... Saka nyo pinick yung Brody. Marksman, di ba? Hindi naman kailangan ipick yung Marksman agad eh. Ngayon, anong choice mo dito? Rafa, Florine... Lambot? I mean, pwede ka mag-franco. Pwede ka mag-franco or Kaja kay... Ay, wala pa lang Kaja. Pwede ka mag-franco kay Ethan. Favorite na favorite niyan. 100% yung franco. Ay! Ethan, yung win rate. Grabe naman. So, ang daming Franco players dito sa wildcard. Literal. Well, you know, international tournaments, alam niyo na magnet yan ng mga Franco. Mga Lason. Yung mga Lason peaks. Boss, si Ethan, ano Faramis. Din? 5 minutes loaders din ng datingan. Faramis Rome. Oh, Faramis Rome. Sakto yun. I mean, better late than never, I guess. Yeah. Maganda yan. Laban doon sa apat na heroes ng ng Umbrella Squad. Mm-hmm. Malibre sa Arlott. Maliban sa Arlott. Exactly. Nag-i-enjoy si Arlott pag gano'y pag ganyan. Sige, lang. Magdikit-dikit kayo! Dikit-dikit. Bakit hindi? Mga final slash. Yun nga yun. So, this is very interesting. And I think na we have a very... Wala, balance eh. Lineup. Parehong medyo may kanya-kanya weakness talaga. Oo. Leaning towards Lilgan ako dahil nag-pick ng Gushion tong Umbrella Squad. Pero... Gets mo yung idea eh, na may mababurst at mababurst kayo. Brody, mababurst mo yung Valentina, mababurst mo. Pangit din ko, opinion conditions. Although, medyo maganda kasi parang secondary flicker. Daming pero lipad nun. Hindi reliable yung lineup ng Umbrella Squad. So, tignan natin kasi talaga kailangan malupit yung execution mo dito para magamit mo ng gusto yung mga heroes ng Umbrella Squad. Let's see, dito sa game number one. Again, this is the match between Umbrella Squad and of course, Mongolia's Lilgan. I like Umbrella Squad's lineup just because gusto ko mga lineup na pang bakbakan na ganyan. Feel ko level 4, G agad to, all in, oo. As in. Grabe. So, dito pa natin malalaman how they handled yung early game. Kasi kanina, may mga series na panalo naman sila sa mga lane, pero natatalo sila sa macro, yeah. No? Yun yung gusto kong makita ngayon for Umbrella Squad. Can they keep up the macro? Kasi obviously, pampatayan yung lineup nila. Pero kamusta yung gold? Kung ano nga eh, kung gusto mo nga ng talagang even game, kasi pag kalabo mo, yung teams na magagaling sa macro, bakbakin mo! Ay, oo! Nang hindi sila makapag-macro! Matik, di ba? Sundo mo 24/7 para di makapag-macro. If you can keep up that pressure, pero magandang pressure na pagkita ngayon dito, open at least, point. Netong Lilgan, pero maunahan yata of the first blood. Oh, there you go. The bait. May konting emotional damage mo doon mula kay Troublemaker. Grabe, ang lupit naman noon. Talagang ginamit niya yung katawan niya as bait. Pumasok siya low HP. Wala rin kasing spell si Forbid at that specific moment. Tapos na petrify pa sila. Sabay petrify. Ganda, tuman petrify. Andun yung talon ni Guinevere. Na ano pala na, telegraph na parang papunta talaga yung Guinevere nung time na yun. Beautiful, beautiful. Okay, that's a good start, I guess. Yep. That's a good start. And hinihingi mo, Rakart. Suntukan ka agad. Suntukan. Magdamagan. Oo, pero si Forbid dito, Valentina, naka-impure ratio. Medyo mahapsi rin mo niya. Guinevere with the jump! Iyan, si Carl! Special migration. Recta. Pero, kulang pa yung damage. Makakatakbo ba si Forbid? Yes, he will be able to do so. Retribution ginamit ni ZX Saura. And Decimate, hindi sapat yung damage, pero nandoon. Si Aizen to secure that kill. Si Aizen na malawit.
sa kanyang XP lane Marl. They're able to run away. Pero nandun naman din si Arlott. Nag-flicker pero wala pa siyang final slash. Hindi pa rin nila napatay si ZX Aura. And mukhang siya pa yung papahamak dito. Napakalayo niya sa kanyang XP lane. Makakalayo pa rin siya, however. Yung hatak dinaabot ay nakapak siya ng Cyclone Eye. Kasi oh, G na G! Ay! Nako po! Troublemaker! Nakabigyan! Troublemaker talaga, bossing! Prepare for trouble, make it double! Sino ba naman mag-i-expect nun? Grabe. Ako, honestly, that hindi nga ako mag-retry dun eh, di ba? Bitaw ka may ka dun eh. Post for a invade. Ayan no na. No HP kasi NMR. Tumalan na naman. Beautiful. Aizen. And the stun connects. Coming up from the Arlott and makukuha ng Umbrella Squad ang turtle na to. Dong. What's happening, Dong? Wala. Here comes the trouble. Here comes trouble. Make it double. Here comes the trouble. Make it double. Here Oy. Comes the pain. Make it go away. Iba yun ha. Iba yun. Iba yun. Midnight. Pero it is what it is. It is what it is though. Ang ganda ginagawa ngayon itong Umbrella Squad ha. Yung pinapagaan na nila yung lineup nila and sabi natin, di ba, okay, dumaban kayo, kamusta macro, their gold is keeping up. Oh, the pain is raining, kaso may dalang payong yung Umbrella Squad. Ay, yun lang. Ay, grabe talaga. Oh, Netherrealm. Nice, nice save here coming in from Ethan. And of course, si ZX Aura will still have enough for at least one kill, pero look at that, dalawa para sa isa. Yeah, sasabihin ko sana hindi worth kaso yung Brody nakakuha ng dalawang kill. So, hindi na dito masama. I mean, oh. if you're ZX Aura, sige, okay lang. Okay lang. Okay lang. Although na-force yung Netherrealm, napatay yung jungler mo. Pero okay sana eh. Okay din naman si Umbrella Squad. Ang okay din. Lang, ang mahabdi lang para kay Black March. Boss, ba't nyo binigyan ng 2 kills yung Brody? Yung tamang, napunta yung gold sa tamang tao. Tama. Yun. Na imbudo, basically. Na imbudo. Yung, eto pa yung pinaka-importanting hero ng Lilgan, no? Yung damage dealer pa. For Bebex. So, medyo masaya yung dalawang kupunan. Pero mid lane, Troublemaker. Unakan siya with the Incandescence. Genius One. Interesting yung kanyang first item dito. Alright. So, yun yung pang team fight na item eh. Kasi lowering your enemy's magic resistance. Tiyan mo, masasakit si moral yan. Yes. At saka ang madaya dito, kay Gushun, matik yan. Isang sword slaughter niya, pa talagang full magic reduction. Kasi ang daming blades dun eh. Instant, like maximum stacks ka agad. Ibang instance kasi yun, guys. So, kapag binato mo yung sword slaughter, talagang, ubos ka agad yung magic defense. Maximum of 20 instances. Sa full combo. Sige, ewan ko na lang talaga. So, yung flat na magic defense mo ng early game, ubos ka agad yan sa magic wand ni Gushun. Negative. Hindi naman negative. Hindi naman, joke lang. Hindi naman. Kasi may flat naman talaga eh. Maaga pa naman din eh. Maaga pa. So, ayan na. So, sinisimulan nila ang pagpasok dito sa Turtle. Magandang puwesto mula kay Aizen, Ethan, and Forbid right there on the side. Si ZX Aura as well. Nag-aantay. Uy, magandang pasok dito. Uy, the final slash. Aizen medyo off-target yata. Netherrealm. Ang talon. Netherrealm activated already under the turtle. And there you go. The free man, Violet Requiem. And look at that. Talagang sinimot ang lahat netong Umbrella Squad. Sobrang saya ni Castleman. Ang daming CC. Ang daming CC na lumalabas. Nakita mo kanina, natalo na ng Special Migration, Violent Requiem, may talon si Fangor, nag-ultimate, pinetrify pa ni Troublemaker. Sabi ni Castle, guys, ang dami ko yung pipendance. Ang dami! Ang dami ko yung pipendance. Kalman nyo. Kalman nyo. Okay, kasi kung nanonood kayo ngayon at nagtataka kayo, ba't ganito kami? Min, yung Arlott kasi, basta may crowd control yung kalaban mo. Pwede mong talunan, tapos mag-reset ka. So basically, yung Arlott, only reset. Imagine mo, yung Arlott naliligo ng stack. Oo. Napapalibutan siya nung marka niya. Hindi niya na alam kung saan siya mag-second skill. Lipad siya lang ng lipad. Ganong kalupit ang ginagawang lineup dito ngayon. Umbrella Squad. Of course, good damage coming in from the Gushun. And there you go, si Bebex going for the Tournament Memory. Looks like it's gonna be enough though. Decimate, muna kay ZX Aura, the punish is there. Nirente si Black Marsh, pero may flicker. Makakaloy pa rin yung Bruno, pero nagkahabol pa rin ZX Aura. Ethan umahabol, pero dahil sa Sun, that connects from the Arlott. Sino naman yung umahar dito ng Awa? Castle? Makakalayo ba siya? Dumayo na yung si Marl. Wala na rin talon, pero Arlott with the sustain from the Vengeance! Woo! Mapapatay siya ng Teresita, however. Ginamit na rin yung panghabol dito ng Lilgan, pero Marl jumping in. Wala siya nahuli dito, however. And that is gonna be another kill for Lilgan. Castle. Ooh. Losing his life, pero okay lang, naligtas yung Bruno. Pero gusto ko lang i-highlight kanina ang lupit, Carl. Predict ni Troublemaker, saan mag-flicker si Bebex? Pasabay na sabay eh. Pag-flicker, nandun yung incandescence, man. Ang perfect nung pasok ng Gushun. Uy, sinolo kill yung Valentina. And look at that, solo kill out of nowhere. As you can see, tumatagal. Ang Umbrella Squad. Grabe si Troublemaker, man. Medyo amazed ako dito ngayon, ha. Nagwawala yung Gushun Lord. Nakaka-amaze tong si Troublemaker, bro. As in,
lahat ng puntahan niya, nadadali niya. May namamatay, no? Oo. Kung nasa niya, oh, sa Aizen, trip niya. Okay, pogi, oh, pogi. Oo, oh, oh, pipi-style. Wala, ayaw po na may style. Ayaw po na may style. Kanina, freeze lang niya yung Brody, man. Legit. Alam mo yung mid-animation pa nung ano, Turn Apart Memory? Oo. Oh, grabe. Pag flicker ni Bebex, nandun yung Gushion. Sabi ni Bebex, ano to, anime ito? Fight? Bakit ganito? Ba't ang bilis mo? Ba't ang bilis mo, boss? Parang si ano to eh, si ganda. Yellow Flash. Oh, ganda, ganda. Oh, Final Slash. Ito na naman tayo, man, with the two-man Final Slash. Pero disengage will be Kinopia. The call here. Netherrealm, tsaka yung ano. Oh, Marl! Naman! Kuya Marl, grabe, lagi na lang may tinatamaan. Si Aizen yung natalunan, medyo natma ko. Na, wrong target, wrong natma target. Ko. Pero okay lang. Luwalambot, ha? Luwalambot. Oo, naburn yung ano, naburn yung story na minown si Yuri. Naburn din yung Netherrealm. So it's go time for Umbrella Squad. Ang nawala lang naman yung ultimate ni Guinevere. Uh-oh. Pero okay lang, bumababa cooldown yan. Eh no, pag ganyan, hampas-hampas mo pa. Hampas-hampas Psycho Ball. Psycho Ball. Wababa yung cooldown niya. Wababa yung cooldown. Ito madaya sa tangguin eh. Game na ulit. Ang hapdi pa din eh. Cooldown mo, cooldown reduction lang, tas kunat lang. Ang hapdi pa din eh. Ang hapdi kasi yung passive niyan. Boss, tingnan mo, mabilis mag-refill oh. Tank yan ha. Tank yan. Yan yung masakit sa kanya eh, yung Psycho Ball. Oh, yung Psycho Ball talaga. Namaliit niyo eh, basta maganda tutok. Gian. Oh, Bebex. Alam niya na itong si Black Marsh, eh, no? Tahimik lang eh. Kanina pa itong nanahimik, sabi ng Lilgan eh. Oh, na-flicker. Hindi siya naabot. Hindi siya naabot ng Ghostbusters. Nice try here coming in from Lilgan so far. And because of that, maybe may re-engage na pwede maganap dito. Alam mo na si Troublemaker, naghahanap lagi ng gulo. Oh, Shadow Stampede pala po. Shadow Stampede. Ayan, si Ethan, tinamaan dito ng Sword Spike. Uy! Pero hindi pa rin tumutuloy si Troublemaker. Ginamit na yung binawang si Yuri. Nandun na si Arlo. Ayan pero na, tumatalo na! ZX Aura, makukuha niya ba yung kill? Kay Fangor, hindi nakaliwi pa rin yung Minotaur. Pero nandun pa rin yung movement speed mula kay Martis. Black Bash naman yung susunod na target. Bang, na hindi lang with a Shadow Stampede. And si Kasa dito nag-flicker out na. Grabe ang bilis tumakbo ni ZX Aura. Galit na galit yung Martis. Marl, walang tinamaan ng kanyang talon. Special migration, bumalik siya! Bumalik siya! Ginamit yung kanyang ultimate, pero hindi ito enough! Hindi ito sumat! Petrify! Oh! Petrify! Mula kay Troublemaker! Ah, pati tinamaan! Mapapatay yung Guinevere, however, pero that was a cute play mula kay Gushion, pero it wasn't really enough. Lilgan wins that skirmish, pero ang cute nung ginawa ni Troublemaker. Gets ko yung logic eh. Actually, if he had enough damage, lagas yun. Wala tinamaan eh. So, that was close. Nababaliwo ako kay Troublemaker. Eh, nakakabaliw nung manoodin. Si ano? Si Gushion. Grabe. Iba, iba. Bringing the pain in, no? Ang ako, tibay. So far, I don't know what's happening, but I'm enjoying it. Hindi ko man completely matrack lahat ng nagaganap. Ang bills, lahat may dash. Lahat lumilipad kung san-san. Kung ikaw ay normal na naman manonood, the fact na may Gushion na ganyan lumilipad, ang saya na panoodin eh. Grabe, ang lala eh, no? Pumi-freestyle. Ang saya talaga panoorin nito pero Umbrella Squad. Nako. Hindi pwedeng masaya sila lagi. Nawala yung ano nila min, yung lead nila. Oo, oh, sumasakit yung ano, sumasakit yung Brody ah. Naramdaman natin kanina, may natuwits kanina doon. Hindi namin babakitin kung sino. Tsaka ang mahirap kasi dito, habang tumatagal yung laban, mas naging sustainable yung frontliners ng Lilgan, yung Terizla, yung Martis. Ayun, tumatagal na. Mas napapatagal yung clash, meaning more damage for the Brody and hindi ganun kadali din laruin yung Bruno kasi ang daming humahabol sa kanya. Si Ethan lang eh. Si Ethan talaga yun. Si Ethan lang eh pag nag-Shadow Stampede. Hindi pwedeng humarap si Black Mark. And actually, tumagal lang sila ng isang combo. Pag hindi ka na one-hit combo na itong, ano, Brickell Squad. Ayan na nga, pumapasok na agad. Forbid! Castle na force! Yan, yung ano, Netherrealm. Marl on the backline na natalan ng Forbid na dumalayo pa rin. And here comes the original Minoan's Fury. Tinaman dito si Ethan. Pero they have to disengage. They have to back up. Pero umabot si Castle. And yung Gushion with the Sword Spike. Initiating the backline assassination onto the Brody. TV si ZX, awara na lang inaiwan. Tumi-TV-TV pa siya. Pero Troublemaker is bringing in the pain. Triple kill for Umbrella Squad and for the Gushion. Oy, boy. Nako po, ito kaya, hindi ito ang binipredict ng mga tao so far. Talong-talo nila ang prediksi. Muntik na ma-final slash, buti nila na-cancel yung Terrify. Dalawa sana sila doon, pero look at this. Umbrella Squad, maintaining the objectives, maintaining the lead. Carl, Rockhart, sorry. Tama naman. Rockhart, nababaliw na ako dito kay Troublemaker. iba yung ano eh. Larong-laro iba yung team play. To be honest, seriously, iba yung tempo nila. Oh, compared boy sa ibang teams right now, hindi yung timing ng pasok nila, yung timing ng atake, when they go for objectives, when they go for team fights, iba yung tempo at na-off yung Lilgan. Oh.
May swag yun, no? May swag. Swag yun. Kaya pala sabi nung ano, script, kailangan pigilan ng Forbid si Troublemaker. Chasa, ito pala yun. Tsaka yung prediction ng US, ito yung nakita nila. Ito yung napanood nila. Sabi, bring in the trouble eh. Sabi ni Troublemaker, anong bring in the trouble? Kahit walang trouble, gagawa tayo trouble. Gagawa. Ay, ano, tingnan mo. Gumagawa ang maker nga eh. Tingnan mo. Ay, ano. Oh, boss. Oh, grabe naman. Boss. Parang classic lang. Oy. Nahila palabas. Nahila palabas sa island penalties yung ginamit na. Nagamit na rin yung Nether Realm. This is time for Umbrella Squad. Meron silang, pwede silang mag-punish dito. Matagal yung cooldown ng Nether Realm. Look at Troublemaker. Ayan na. Si Swag, si Boy Swag. Naghahanap, boy. Si Boy Swag. Nagkupul. Ayan na. Ayan na, pumasok na. Pinoon si Yuri sa may patalikuran. Napatay na yung Brody. And again, Troublemaker goes in. Naku po. Cleans up the house. And the ball. And the ball. Ay, yan na nga! Nag-Winowall Fury, hindi na kailangan. And there you go, triple the last kill. Possibility, the last hope! Wala minions! Team Lil Gun, no minions. Here comes the tank though. Here comes the tank! Ghostbusters, will it be enough? I don't think so! And look at that! Beautiful, Emil! Coming in from Umbrella Squad. 12 minutes and 59 seconds. Boss! Medyo speechless din ako dun sa totoo lang. Boss! That was amazing! Oh my goodness! I think na-shock din pa rin yung audience. Hindi, anong nangyari? What happened? Sabi ni Troublemaker, anong reliable? Ako to! Di ko ba ako kilala? Ako lang to! Grabe! Ay, grabe lang! Wow! Okay. Okay, real talk. Wala na akong pahay kahit matalo sila sa series na to. Ang daming fans ni Troublemaker. Boy! Grabe! Nag-styling and profiling sa international tournament. Boy, Lil Gun yung in-stylean niya. Tinitipian sa mukha. Freaking Gun. Grabe, tapos... Ito yung squad na sumugat sa Pilipinas at Indonesia. Ito hindi sinugatan. Pinukpok sa ulo. Ginawang ano eh, ginawang... Ginawang RG. RG. Kanina legit, hindi ko nga gagawin sa RG yun eh. Gagawin ko lang yun sa classic lang. Legit, ginawang RG yung, oh. Ano, yung kanina sa base. Sword Spike, Shadow Slot, and Incandescence out. Practice lang. Ganun, joke lang. Nag-practice. Grabe, man. Nag-practice. Isang moment, nag-practice sa international tournament. Man, baka akala nila scream. Sabi niya, te-testing ko lang bilis sa daliri ko ah. Pero in fairness ha, he survived that. Pwede siya masyadong stampede doon na, yes, by the way. Pwede siya mahila doon. So, sobrang risky nung ginawa niya. Napakalala. What the heck just happened? Ginawang RG, boy. Ah, nag-enjoy ako kung panoodin yun. No matter what, I mean... hindi ako maglalaro ng RG mamaya. It was risky, pero alam ko uulan ng Gushon. Kung may nanonood man dyan na Gushon mains, sumisigaw na ngayon. Maglalaro ako ngayon. Ah, ayoko maglaro mamaya. Oh my goodness. Ayoko maglaro mamaya. May mag-Gushon. Kakatingin ko na no stream, may 10,000 nanonood. Ayoko maglaro mamaya. Grabe, yung mga petrified place. Perfect. Yung mga petrified place, ang lala. Level 2 pa lang kung may petrified niya. Okay, maganda. Boy, pakita ibang hero. Ayoko na. Pakita ibang player. Then, ayoko na. Kilala nyo na yan. Yeah! Kilala nyo na yan. Troublemaker. Boy, 13-3-7. What the hell? 849 GPM in the support position. Ito yung ginawa talagang literal na RG yung laro, yung tourna. As in, hindi ko alam kung saan mo nakuha yung confidence mo, brother. Pero, saludo kami sa'yo. Sabi ko sa'yo. Ang galing, magaling. Bitin pa yung banks niya na. Bit. Pag gumaba lalo banks niyan, yung hinahawi na. Naku to. Naku talaga. 3 minutes, Holy Crystal. Oh my goodness. Legit, oh my hindi goodness. Ko ngayon lang ako ulit nakakita ng ganitong kaano, parang outclassed na player. That was fun. That was so fun. Kasi ang dami, ano lang, balik tayo sa ano, balik tayo sa reality ng MLBG. Balik. Marami kang masasabi about the lineup. Marami kang masasabi about the composition. Marami ka rin masasabi about sa reliable, whatnot, whatsoever. Pero this game was just a significant difference sa impact ng support. Oo. Yun lang talaga eh. Iba. I feel like, I saw some really... Kaya I think sobrang laking bagay nito. Sorry, kinform ko sa utak ko. Na siya kasi ako sa dito sa player na to. I feel like the reason why sobrang off nung tempo nung team na to, which is a good thing para sa kanila,
ang naging effect nun sa kalaban nila, yung kalaban, di alam yung may expect, hindi na alam. Oh. Parang ibang laro to ah. MVP ba talaga nila laro namin? Parang iba. Alam mo naman ginagawa ng Gusion. Oo, Matrix. Pero ito kasi yung mga ano yung mga high mechanical ceiling na heroes na tulad to namang funny. Nasa capability ng player, yung level ng execution. And in terms of execution, ito yung bait na nakita natin kanina, yung bumalik with a sword spike, tapos penetrify, tapos nag-out. Tapos nag-TP. Kasi alam niya, may kasunod na, ano, may kasunod na Guinevere. Itong lalaw. Beautiful talaga. May invade yung Gusion. Sabi niya, petrify is real. Oh boy. And to be honest, hindi pwedeng gawin yan. Hindi kaya gawin yan ng kahit sino lang. Oh. You have to have very, very good eye of timings nung kalaban mo. Ito yun. Yung mga pasok. Nagulat siya eh. Sinunda ng incandescent yung Flegal. Alam mo yung malala, nauna pa siya. Medyo pumorward siya eh. Oo, nauna. Mas nauna pa siyang dumating sa ano, Plinikero ng Brody. Sabi niya, boss, hintayin kita rito ha. Sige, pakibilisan ha. Tagal mo eh. Ang lala, man. Lala talaga. Legit. Sobrang, yun na naman sabi ko, sobrang lala nung performance ng Gusion. Men. Ito yung moment na ano, nung sinave ni Castle. Si Bruno. Unfortunately, napasama pa sila. Oo. Pero nandun yung intent ni Troublemaker, yung bumalik siya ng Sword Spike, apat yung tirama ng Petrify. And unfortunately, walang spatial migration. Yes, exactly. Kung buwawas pa ng unti yung tropa niya doon, ubus yun. Legit. Yung 13-3-7 niya, baka 17-3-7 yan. To be honest, it's been a while since... Ang tagal natin nagkakano, Emin. Ngayon lang ulit ako nakakita ng ganito ka-wild maglaro na it really turned the tide of the game na sobrang effective. Hindi yung laro lang. Mala few eh, no? Si Few na lang yung natirang nagugusyon dito sa Pilipinas eh. Pero even Few is more calculated. Controlled. Naalala ko, season 10 yun. Yung dumadive din yung Gusion niya. Exactly. Pero mas control kasi talagang macro yung nilalaro. Ito talaga nag-freestyle eh. Ito parang basta may target eh, papasok eh. Boy, yung ano lang yung every time na makikita siyang hero, babato niya galing, sword spike. Tapos, tititigan niya lang. Tapos minsan, papasok siya, babatoan niya ng Shadowblade slot. Tapos yung incandescent lang palabas. Kasi nagko-cooldown nga lang din naman yun. Mabilis din yung cooldown ng incandescent. So talagang, andito siya sa game, para hindi para manakot lang. Kundi talagang mag-threaten ng, okay, pag hindi mo inayos laro mo, papatayin kita. Oo. So kailangan laging on your toes. Oh and also big props obviously sa lineup, di ba? So overall lineup na ginawa nila, a lot of them had major AoE crowd control. Yes. Di ba? So it was really well crafted and good job. Grabe. And ramdam ko parang top global ata itong Gusion na to. Hanapin ko mamaya. Speaking about global, no? Special shoutout sa ating global presenting partner na Qiddiya. Qiddiya is a giga project, a city that is being built in Saudi Arabia. It is the future capital of entertainment, sports, and culture. Qiddiya aims to change the world of gaming and esports. Huwag niyo kalimutan na i-follow ang Qiddiya Gaming sa Instagram at Qiddiya Gaming Instagram, Twitter, and TikTok. Stay tuned to their social media pages to find out more about the giveaways. Ah, may giveaway. Hindi lang updates, may giveaway din. So yun yung ano, yun yung pangalan ng esports city na ginagawa doon. City talaga siya. Oo. Tapos parang capital ng iba't ibang bagay, mga entertainment. So, napanood ko dati sa TikTok yan. Oo, gusto nila gawing ano eh, yung major hub ng esports sa buong mundo. Galing! Matagal na yan. Actually, matagal lang project yan. Parang 2 years back. Mm-hmm. 2 years back ko pa napanood yung video na yun eh. So talagang matagal lang existing yung project na yan. Pero ito, hindi pa matagal sa utak natin. Ay. Hindi pa tayo nakaka-move on. Ay, Dios mio. Wala, nakita ko naman si Troublemaker. No. Boy, sinasabi ko sa'yo, bitin pa yung banks niyan. Pag yan lumagpas na mata, naku talaga. Patubuin mo konti. Konting tubo pa, konting shampoo. Pero yun, literal na ito, sinampo niya yung kalaban niya dito. Sinabon ni Sinabon. Sineset up ni Marley. Galing. Ligo kayo, Violent Requiem. Tapos si Troublemaker yung sasabon eh. Ito yung resulta nung pagiging aggressive ng isang Guinevere. Oh na God. Totally... Siya na! Ikaw na! Siya na! Ay, no. De, to be fair, again, sinetap yun ng kanyang mga teammates. Ayan. Pero syempre, siya din ay nag-execute. Ano mon? Ang lalamin. I mean, magaganito lang kami kasi overall, alam na, obvious na solo performance din yung iba dun eh. O kakamihan dun eh. Oh my God. Hindi siya napagilan na forbid. Talagang andami masyadong trouble na ginagawa. Itong push na to. For Umbrella Squad. Ngayon lang ulit ako nakakita ng dalawang mukha na magkatabi. Oo nga eh. Siya yung ano, no? Isa lang ang itsura. Highest GPM and most damage. Wala eh. Tignan mo naman, grabe. 95% teamfight participation, by the way. Boy, 75.8K. Pinakamalapit, 40K. Boy, mahirap katapatan yan. Mahirap tapatan yung ganyan. Ang lalamin. Alos doble niya yung enemy jungler. Sobra.
Grabe. Kung may statistics nga ng damage taken ng ano ng Lilgan, parang siguro 30%+ tong ano damage dealt ni ano ni Troublemaker, no? Oo. Pag dito nga. Tsaka hindi lang yung damage, yung mga petrify talaga. Ano eh, yung damage, given na yan eh. Papasok at papasok yung Gushion yan eh. Yung ano niya, yung positioning and yung decision making niya to attack. Mm. Yan talaga, sorry guys ha. May kanina pa kaming, hindi namin, we can't stop ngayon with this guy. Ngayon lang ulit to eh. Ngayon lang ulit kami. Huling gumawa na to si Pew eh. Kayo ba? Kailan kayo ulit nakakita ng ganyang performance? Si Pew. Diba? Season 10. Exactly. So, MPL Philippines Season 10. Tama it's, diba 10 yun? Tama. 10. Ah. It's amazing. It's actually literally amazing. And sa tagal-tagal namin mag-cast ulit, it's been, in moments like this, you really have to savor. And you guys as well, kayo din. Tsaka, mind you, ginawa nila to sa Lilgan. Hype na hype yung Lilgan hype coming hype. Into oh, the qualifiers. Sila actually, ay yung ano, conceptually speaking nga, sila yung one of the top two teams here. One of the two strongest teams in the wildcard stages. Tapos gaganatuin sila ng Umbrella Squad. Parang... Boy, pag itong Gushion hindi binang second game, oh. Hindi ko na alam. May mali. Oh. And grabe yung tiwala ng coach ng Umbrella Squad dito kay Troublemaker. Kailangan kailangan bumalik sa drawing board ng Lilgan. Si Zimich, kailangan niyang respetuin. Alam ko, magaling na drafter yan, pero kailangan nilang isipin ano yung impact nitong Gushion na to. Ang nakakatakot kasi dito, ano, Rockheart, what if hindi lang Gushion yung baon? Actually, well, in fairness, sa drafting kanina, we did see na naban out din yung Fanny very early on. So, I'm sure na maganda din ang research na nakuha ng Lilgan.